Hello guys, kumusta? Grabe yung panahon ngayon dito guys, makono. Parang may bagyo. Malakas yung hangin, tapos yung kalangitan, no, makulimlim. Pero hindi pa naman nagunat. Ayun guys, muna ako ng hangin dito sa kwan. Sa right side ng nagulong, sa may passenger. Palaging kwan yung hangin, kulang. Tapos lumalabas kasi sa kwan, sa cellphone ko na kulang nga yung hangin. Tapos dito rin sa sasakyan lumalabas din na kulang yung kwan, yung hangin. Halimbawa pag i-start ko na siya, guys, lumalabas water fluid. Tapos ayan yung air pressure nyo, ayan sa right side kulang, ayan kulang. So dapat lagyan siya ng kwan, ng dagdagan pa yun ng hangin. Tapos iwan ko guys kung nabalitaan niyo yung nangyari dito na kwan, na sunog yung wildfire ulit dito sa may kwan, dito sa saan nga to, nakalimutan ko na. Grabe yung kwan, yung lapad ng kwan, yung ng sunog. 36,000 hectares yung nasunog guys. At saka kawawa yung mga kwan, yung mga residente, yung mga sasakyan nila, bahay, yung mga negosyo. Sunog. Natupok ng apoy. Grabe. Dito sa kwan, sa Jasper. Imabuti kahapon, sabi ng kasama ko, may kwan, konting ulan. Ayun, napula yung kwan ba, yung apoy. Kahit papaano yung nakakatulong yung kwan, yung ulan. Pero grabe guys yung pinsala. Kung nakapanood kayo ng kwan, ng balita dito sa Canada, sa Jasper, makikita nyo guys yung kwan, yung pinsala ng sunog. Grabe kawawa yung mga kwan, mga residente. Yung mga sasakyan nila nasunog kasi siguro hindi nila nakuha, nataranta na siguro o siguro sa mga trabaho yung kwan, yung may-ari ng sasakyan, hindi natin alam. Sa isang bahay, dalawa yung sasakyan na nasunog. Grabe. Mahirap talaga guys pag kwan. Pag nakunan ka ng sunog, grabe. Tapos dito, pag halimbawa may sunog, hindi yan maapula agad kung hindi maubos yung mga kahoy-kahoy dyan sa kwan, bundok. Hindi yan madali-dali, kwan. Hindi yan madali-dali, mga kwan, patay. Yung helicopter nga, nagkuha ng tubig, hindi kaya yan. Unless kung halimbawa, umulan, ayan. Malaking tulong yung ulan, siyempre. Isipin mo 36 hectares. Tapos sa balita, sa 36 minutes yung bilis ng apoy na nasunog is 15 kilometers per 30 minutes. Ay, isipin nyo yan. So ngayon guys, samahan nyo ko guys magkwan, lagay ng hangin. Kulang kasi. O, kita nyo guys yung ano, yung kalangitan, makulimlim dito guys. Masama yung panahon. Tsaka napakalakas yung hangin, grabe. Parang kwan lang, parang Pilipinas, may bagyo. Nabutan tayo guys ng pula.
Ah, grabe talaga, guys, kawawa yung mga fan na sunugan. Sabi nga ng kasama ko eh, yung sa camp, yung clients daw is sa camp nila, yung clients is 2,500 na clients. Eh ngayon nagiging 700 kasi yun nga sa kwan ng sunog. Siyempre may mga pamilya din yung kwan, yung mga clients. Siyempre umuwi, umuwi sa kanila, kanilang pamilya. Kaya biglang slow din sila. Grabe yung nangyari dito sa kwan. Sa Canada, sunod-sunod yung sunog. Ito talaga yung problema pag kwan, pag summer. Grabe, grabing wildfire, ang dami. Ito yung huli, Jasper eh. Nung isang araw lang to eh. Kaya grabe guys yung kwan. Kawawa. Mga pamilya. Isipin mo, bahay natupok, sasakyan, mga negosyo nila. Maganda pa nga kumpara sa Bagyo, di pa na ano yung bahay, nandyan pa rin yung kwan, yung sunog ay tupok talaga, tupok, matupok, walang natira, naabo. Naabo sila. Kaya ayan siguro itong kwan. Nung panahon yung kalangitan, imakulimlim siguro yung iba dito, kwan, usok. May usok pa ba? Palagi itong kwan, palagi itong kwan, yung gulong ko sa kwan, sa kanan, sa may passenger. Siguro may butas na maliit, hindi ko makita eh. Pero pag linagyan mo ng hangin, matagal din siya makwan, matagal din siya makwan yung hangin, maubos. Tapos mag-message, may ko din, may matanggap akong message na yung gulong yun nga, kulang yung hangin. Tapos ganun din dito sa may dashboard, lalabas din na kulang yung hangin. So yun, dito tayo maglagay guys ng kwan, hangin sa kuot. Dito libre. Sa iba kasi kwan, $2. Hindi ka pa natapos eh, $2 ulit. Dito tayo maglagay ng kwan, hangin. Ayan, dito sa gilid guys. Ay, dito harap ako dito. Ayan, ayan yung air. So yun guys, lagay muna ako ng hangin. So yun guys, nakalagay na tayo ng kwan, ng hangin. Punta na tayo sa store magsundo. Dito kasi libre rin yung kwan, yung hangin. Mahal kaya $2, ang bilis. Hindi mo pa nga na ubos yung mga gulong eh. $2 ulit. Yung $2 sa atin magkano? 80? Akbaw. Eh, meron namang libre. Thank you.
Bilis, baka mabutan tayo dito. Pasyal tayo guys, papuntang store. Grabe ngayon guys, lamig. Malamig, grabe. Siguro dulot ng kwan. Hangin, maganda nga eh, wala ng kwan. Walang lamok pag ganito. May kunting lamig, walang lamok. Takot din sa lamig yung lamok eh. Nagulat ako guys nung pagtakbo ko, kundi na green na. Nagulat ako, may umandar na sasakyan, hindi ko pala napatay yung auto start ng sasakyan. Kasi hindi ko to ginagamit. Nagulat ako, akala ko kung kanino sasakyan yung umandar. Oh boy. Nabutan ulit tayo dito ng kon. Ng red. Tapos dito guys, na kuha sa balita ba na yung iingatan talaga nila yung sa kuhan sa Jasper. Yung pipeline eh mahirap na pag kuhan masunog. Sasabog talaga kasi kuhan gas. Yun yung iniingatan nila eh na huwag talagang masunog. Kasi pag nangyari, maraming mapinsala. Ang haba kaya niyan. Gaya rin ba na sa camp ako noon, sa Merit. Oh, umpisa doon ha, sa kwan yun, ha, Vancouver. Oh, papuntang kwan, aabot na ng Jasper yung linya. Ganyan kahaba yung kwan, yung pagdugtong nila ng pipes. Kaya yun yung iniingatan nila eh, para walang malaking mapinsala. Kita nyo guys yung kuano, parang uulan oh. Kuan yan, sanhi yan ng kuan ng sunog. Kuan yan, mga yung iba di siguro dyan kuan. Usok. Tabunan yung kalangitan. Isipin yung na 36,000 hectares yung nasunog. Ipuro yan kwan guys. Puro yan kwan sa bundok. Yung puno kasi nila dito, madali makwan. Madali makwan ng apoy. Kunting kwan lang ay apoy agad. Kaya yan yung problema dito pag kwan, pag summer. Sabi ko nga baka sa huli, sa bandang huli yung Canada kalbo na sa kwan. Panay sunog. Sunog. Nabutan tayo guys ng kan stop ng red. Malapit na tayo guys. Ay,
wag muna, baka mabutan ulit tayo. Yes, 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 yes. Liko sa left. Dito na tayo, guys. Puno, walang maparkingan. Oh my god. Puno, guys. So yun, guys, dito na tayo, nakapark na. Nag-ikot pa ako sa kwan sa likod ng store kasi puno eh. Walang maparkingan, so nag-ikot ako tapos ngayon dito na. So yun, guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. At saka kwan, guys, sa kwan namin, sa Facebook page namin. Thank you. God bless.